Nagain ng reklamo sa Office of the Ombudsman ang Anti-Crime and Peace Advocate Group laban sa tatlong party list Representative Congressman Eric Yap, Congressman Saldico, and Congressman Edwin Gardiola. Posibleng maaharap sa kasong graft and corruption dahil sa pagsusupply umano ng peking materyales na pinondohan umano ng worth 50 billion pesos. Kami ng leader complaint sa Ombudsman para gumawa sila ng fact-finding about this corruption, no? Na nakikita namon at may mga ebidensya kami against these three congressmen. Based on our evidence, may mga sinasabi nating anumulos, no? Na mga transactions na umabot sa 50 billion pesos na pera ng taong bayan. Malinaw anya na ang pagbibenta nito ng peking materyales ay paglabag sa Republic Act 9187 at sa DPWH Department Order 032 Series of 2019 kung saan isinasaad na ang lahat ng materyales na may certification ng manufacturer or supplier ay nagsasabi na compliant ito sa specification requirements at non-infringement ng registered patents. Naniniwala din ang grupo na may sabuatan ang tatlong kongresista at naniniwala silang alam ni House Speaker Alan Velasco ang naturang mga maanomalyang transaksyon. Based to this evidence, mayroon talaga. Kunay bans ang mga back dyan, yung mga bids and awards committee at ang mga congressman ito kasi sila humawak ng budget. You just imagine the itong si Congressman Eric Yak mayroon siyang sariling supplier, no? Siya ang nagsusupply ng mga fake na mga slop materials doon sa mga landslide. Oh, you just imagine, nandito sa SECCE, may copy siya. May copy tayo ng SECCE registration to prove na siya rin ang supplier ng mga fake na mga materials na dinideliver dyan sa mga projects sa DPWH. Kasi dito, dito sa ebidensya, makikita natin na hindi ka makakapasok na kontraktor kung hindi ka dadaan sa kanila, no? Itong tatlong, sabihin natin tatlong congressman na umawak ng budget, bago ka sasali doon sa bidding na bilyon, dadaan ka muna sa kanila. Pag walang sa kanila, clearance, hindi ka magiging, hindi ka part ng kontraktor dyan. You just imagine that is a public bidding. Tumalo sa ginanap na press conference sa isang restaurant sa QC nitong nakaraan June 14, 2022, ang president at founder ng Task Force Kasanag International na si Mr. John Chong. Fact-finding at may mga result din, no? So siguro, dahil babago yung ating administration, kailangan malaman din ng bagong upo itong problema na matagal na, especially itong mga arranged bidding sa DPWH, no? Na inaariglo lang ng mga sabihin natin mga matataas na kumpulin sa gobyerno, no? So itong mga evidence na hawak namin, ito'y nagpapatunay na talagang may hindi magandang pangyayari dyan sa DPWH, no? So kailangan magawa nito ng aksyon ng bagong uupo na administration at magawa din ng atensyon at magagawa ng fact-finding ang Office of the Ombudsman regarding this matter na matagal ng, siguro matagal na itong gawain, no, ng mga congressman. Ang nasabing reklamo ay nag-ugat sa isang proyekto na landslide slope protection system. Isang proyekto na naglalayong maproteksyonan o mapigilan na pagbagsak ng mga bato mula sa bundok ng Cordillera. Noon pang 2018 ng proyekto na ito ay pinondohan umano ng 50 billion para sa gastusin at pambili ng mga materyales. Kagaya ng bakal at iba pa, kagamitan sa paggawa ng mga panangga sa falling debris, bumagsak mula sa bundok ng Cordillera Administrative Region. Matatanda ang nasilip na rin ito ni Sen. Manny Pacquiao, alleged 9 billion RAC net budget. Panoorin ang video na ito. 9 billion ba to? Ha? 9 billion ba to? RAC meeting lang. About sa slope protection rock meeting project which is under my Committee on Public Works, nakalagay dito ay corruption ng ang budget ay 9 billion mahigit, rock meeting slope protection
ang na-implement, ito lang, oh. Ito lang yung mga ito, yung ano, mga ganyan lang. Tapos 9 billion yung project, ganyan lang, oh. Yan, ganyan, ito lang. Dito, ang sabi dito sa project na ito, sa 9 billion, ang na-implement lang yata is pinapalabas na fully implemented na yung project, pero ang nasa 25% lang ang implemented. Ginawa itong project na ito nung siya ang caretaker. Itong tinitingnan ko, imbestigahan natin to, hindi natin palalampasin to dahil kung ganito pa lang, nandiyan. Umaasa naman ang Anti-Crime and Peace Advocate Group na madanig ang kanilang hiling na maimbestigahan ng 3 congressman, lalo na't uupo sa Malacañang ng elected president na si Bongbong Marcos. Nagpa ni John Chong na ang ginagamit ng bakal ay substandard at made in China, kung kaya't mga ilang buwan pa lamang na nakakabit, bumibigay na ang mga bakal na ginagawang pananggasan landslide. Talaga namang delikado ang mga ito. Samantalang silipin naman ang landslide project. Tignan kung gaano kadelikado ang mga ito, lalo na't sa mga dumadaan. Ano masasabi niyo rito? Just comment down below. For news update, please like and subscribe!